Bukod sa kakulangan sa mga gamit, problema rin sa ilang paaralan sa Pangasinan ang mga linya ng kuryente at pagbaha. Inayos na ang ilang paaralan doon para maiwasan ang mga ito sa darating na pasukan. Narito ang report. Magagamit na ng mga mag-aaral sa Pau Elementary School sa Manawag, Pangasinan ang limang bagong silid-aralan sa darating na pasukan. Ang limang iba pang classrooms inaasahang matatapos sa Agosto. Matatanda ang nasunog ang ilang silid-aralan ng Pau Elementary School Hunyo noong 2018. Kasabay pa naman ang unang araw ng pasukan noon. Para maiwasan ang kaparehong insidente, bago pa ang pasukan, sa susunod na linggo, i-inspeksyone ng mga koneksyon ng kuryente sa paaralan. Pumunta po dito yung dalawang division engineer natin and hopefully by June 3 sana magamit na po namin yung bagong classrooms. Lalagyan po natin ng fire extinguisher at by June 3 after flag ceremony, ibibriefing din natin yung mga bata sa safety measures para nang sa ganun hindi na maulit yung nangyari. Sa Tonton Elementary School naman sa bayan ng Lingayen, puspusan ang konstruksyon ng two-story building. Sadyang ginawang mataas ang pundasyon ng itatayong gusali dahil binabaha ang paaralan tuwing tag-ulan. Hindi na po kami magkakaroon ng parang siksikan sa classroom. So maayos po namin yan with my teachers and syempre ayusin din ang classrooms, structuring ng classrooms. Sa buong Region 1, meron pang 36 na school buildings na isinasaayos ng DPWH sa ilalim ng Basic Educational Facilities Fund. Target ng DPWH na matapos ang mga proyekto ngayong taon. Meron lang mang ilang-ilang hindi pa tapos kasi nagkaroon ng mga variation order sa mga pagkoconstruct pero malapit na rin matapos yung repair and rehabilitation of classrooms. Yung mga hindi pa po natapos ay pipilitin po natin na bago po magkatapusan ay, ng buwan na ito ay tatapusin po lahat yan para po maisaayos yung darating na pasukan.